Isang bayan sa Oriental Mindoro ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding tagtuyot. Ang probinsya, doble aksyon naman para maibsan ang pinsala ng El Nino sa kabuhayan ng kanilang mga kababayan. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Iniindala ng mga residente sa ilang bayan sa Oriental Mindoro ang matinding epekto ng El Nino. Dahil ang kasalukuyang tagtuyot, mas pinalala pa nito. Kaya naman inilagay na sa state of calamity ang bayan ng Bulalakaw dahil na rin sa kalagayan ng mga pananim sa lugar. Tuyot na tuyot at nagkabitak-bitak ang ektaryang lupain na ito sa barangay na Sukob. Wala na mapagkuna ng supply ng tubig ang palayan, hindi na mapapakinabangan ng mga tanim dito. Si Nanay Teresita wala nang magawa kundi ang manlumo sa pagkalugi ng pondong ginamit niya sa palayan. November pala, nagtanim na kami. Nakaabuno na kami ng dalawang bisis na abuno. Ang nagastos ko dyan ay nasa sa akin na isang hektar, sir, nasa 56,000. Nandun na yung pag-hantraktor, rotor. Kasi ang rotor dito ay 7,000 isang hektarya. Bago hantraktor uli, bago sunod hantraktor, bago gamit ka pa ng kalabaw para mapantay yung lupa. Tapos sa pagpunla, sa pagbunot, sa pagtanim. Ito talaga ang pinakagrabe. Grabe talaga ito na kahit pagtuka ng manok, wala. Nakatakda na sana sa Marso ang kanilang anihan pero malabo na itong mangyari. Nagpapasakral na sila ngayon. Halos wala na rin anya kasi silang makain. Ayon kay Bulalakaw Mayor Enrilio Villas, nasa 300 hectares ng taniman ng sibuyas ang apektado, habang nasa 500 hectares naman sa palay. Kung susumahin, tinatayang nasa 60 milyong piso sa sibuyas at 25 milyong piso naman sa palay ang kabuuang halaga na ng pinsala. Nasa 500 pamilya naman sa bayan ang apektado ng matinding tagtuyot. Ang initial siguro, ang immediate ay gagamitin namin yung calamity fund namin para sa pagbigay ng food pack siguro. Kasi itong mga magsasaka na ito, inutang lang nito ang mga inputs dito. Inutang lang yung fertilizer. Alam ko, inutang pati yung mga bini ng sibuyas, no? Even itong pagpapatubig. Anya, Oktubre pa lang ay napansin na nila ang pagina ng dating ng tubig. Bago pa ang problemang ito, galing pa sa ASF at oil spill ang bayan at bumabangon pa ito at pinalalakas ang kanilang turismo. Sa datos naman ng provincial government, higit 1,000 magsasaka na ang apektado ng El Nino mula sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay. Almost 1,000 hectares na rin ang naapektuhan na ating mga rice fields at mga high-value crops na taniman, particular sa sektor ng sibuyas at bawang. Eventually, magdi-declare kami pag 3 munisipyo na ang naapektuhan. Kasi ang requirement for a provincial declaration of state of calamity is at least 3 LGUs under the province. Umaasa ang gobernador na hindi na madadagdagan pa ang bayan ng Bulalakaw at Mansalay. Anya, inuulan pa sa kasalukuyan ang bahagi ng Northern at Central Mindanao. Nagkaroon na ng pagpupulong ang probinsya sa mga LGU para tulungan ng mga ito sa pag-drill ng bagong water system. Sa kabila nito, nakandanaan niya mga ipinamamahaging binhi, ang alternatibong mga livelihood at maging financial assistance sa oras na magdeklara ang probinsya ng state of calamity. Habang ilalapit naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulpo sa mababang kapulungan ang problema ng mga lokal na pamahalaan sa nararanasang tagtuyot kasama na naging problema sa ASF. Ito ay matapos ang issue ng oil spill sa probinsya. Sasabihin ko kay Speaker na, Mr. Speaker, hindi lang po ang fisherman na may problema, pati yung mga farmers natin at saka yung mga piggery raisers natin, tapos yung drought, yung El Nino. So kailangan nila ng ayuda from the Department of Agriculture. I believe kailangan kausapin lang ni Speaker kasi may pondo naman kami binaba sa DA. Kailangan lang ibaba ng DA sa mga LGU natin. Isa lang itong palayan na ito sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro na nakakaranas sa matinding tagtuyot. Dahil sa kakulangan ng tubig, wala nang kikitain dito. Agarang tulong ang panawagan ng mga magsasaka dito sa pamahalaan. Mula dito sa Bulalakaw Oriental Mindoro, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.